Guys, medyo nahuli ako sa balita, ano, pumano na pala ito si, ano, si sikat na seller vlogger na si Jilin Dablo, no, dahil sa sakit na cancer. So, nung nakarang araw lang, napanood ko yung isa sa mga last videos niya na binabanggit niya doon or kinikwento niya doon kung ano yung naging dahilan pagkakaroon niya ng cancer. So, sa videong napanood ko, guys, nabanggit niya doon yung mga kinakain niya. At yun daw yung naging dahilan or sa tingin niya, naging cause kung bakit nagkaroon siya ng cancer. Habang inaasikaso niya yung negosyo niya. Sa sobrang busy niya sa pagpaparami ng pera, nakalimutan niya ng alagaan yung sarili niya. Yung tipong lahat na lang ng mga pinapasok niya sa tiyan niya, guys, is yung mga instant food na lang. Sabi niya, yung umorder na lang siya ng mga, kagayan niya, ng mga pagkain sa food chain. Like Jollibee, tapos nabanggit niya rin yung Starbucks. Basta lahat ng ano, yung mga niluluto sa bahay, yun na lang yung nagiging pagkain niya. Araw-araw. And then most of the time daw, guys, halos wala siyang tulog. Minsan nga daw, dalawang araw na straight wala siyang tulog dahil sa negosyo. Ang saklap kasi, yun nga, marami kang ang pera, pero naubos din dahil nagkasakit ka. Epidermolysis bullosa. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko, pero yun yung pagbasa ko dun, guys. Grabe, ano? Nakakapanghinayang kasi marami ka ng pera. Ayan, kumbaga parang lahat ng gugustuhin mo is mabibili mo na kung gugustuhin mo, di ba? Pero binawi din dahil sa napabayaan mo yung sarili mo. Ayan, kumbaga siningil ka rin. Nagkasakit. Ayun, yun yung kinamatay niya. So, panoorin natin, guys, ano, yung video na napanood ko na binanggit nga niya doon kung ano yung naging sanhi ng sakit niya. Good morning po. Pagigising ko lang po. Ayun po. I-share ko sa inyo kung ano yung mga kinakain ko noon. Nung malakas pa ako. Nung nagninegosyo pa ako. Yung sobrang busy. Grabe ka busy. Sa sobrang business ang business. Pinagpala ko ng Panginoon noon dahil sobrang lakas ng business ko noon. Lalo na nung nag-RTW ako noon na wala pang Shopee at saka Lazada. Dami ko noong mga resellers. Sobrang dami. Maabot pa ng abroad. Ako lahat nag-aasikaso noon. Tapos pinapadala ko yung mga order nila dito sa Pinas. Tapos nung humina na po dahil sa Shopee, networking sa N-World tsaka sa G-Pax. Yun. Matindi rin po yung sikap ko doon, two days, hindi ko natutulog, madaling araw, ganun. Kakahanap ng mga ka-business partner. Hindi naman ako nabigo kasi talagang naging successful ako sa networking. Ayun, tapos po, sa sobrang busy, wala nang panahon magluto. Puro instant food na lang. Jollibee, McDo, Chowking, ang inasal. Hindi pa masyado umiinom ng tubig, puro mga concentrated na juice, Gatorade, Coke, Starbucks, yan ang takaw ko nun sa Starbucks, mga props, ganun, mga props na matatamis, milk tea, rice, yan, mga instant food, instant drink, tapos hindi talaga ako healthy noon. Wala naman akong bisyo, hindi naman ako naliligarilyo. Hindi rin naman, umiinom ako pero yung sandig light lang. Light lang yung mga apple, ganun, wine, yung mga nobelino. Ayun, tapos po ano, bihira lang din po magulay. Puro instant food po talaga, order na lang. So yung talagang malaking epekto talaga yung pagkain sa katawan natin. Sisingilin tayo bandang huli. Yun. And then, yun nga po, irregular muna yung menstruation ko simula bata ako. Irregular na talaga ako. And then, yun nga, nung nagtrabaho na ako, nag-business, doon na nagsimula yung stress, pagod, puyat, lifestyle. Lahat ng kasipagan kasi, kinuha ko na, binuhos ko na. Ayun, kumita ng malaki pero naubos naman lahat ng pinaghirapan ko nung nagkasakit na ako. Ayun, sobrang laki ng epekto sa akin ng mga
lifestyle ko noon at mga pagkain ko noon. Kaya ingat-ingat po tayo sa pagkain. Tsaka piliin po natin yung mga kakainin natin na healthy. And then maging malusog po tayo, baka fresh juice, tubig, napaka-importante talaga sa katawan natin para hindi tayo magkasakit. Wala na po akong treatment ngayon, nag-first chemo lang ako, pero tinigil ko na po kasi hindi ko na kaya. Ikakamatay ko po kasi yun. Kaya umaasa na lang po ako sa mga food supplements, sa gamot, tsaka sa prayer, lalo-lalo na sa prayer. Kasi ang Panginoon naman ang may hawak ng buhay natin. Kaya thankful ako sa Panginoon dahil araw-araw ginigising niya ako. Pinapahiram niya pa rin yung buhay. Kaya salamat sa Panginoon. Thank you po sa panonood. God bless. Pray niyo po, nagumaling na po ako. Miracle lang po yung inaasahan ko ngayon. Tsaka tulong ng mga food supplements na mga bigay niyo. Salamat po. Thank you. So, ayun nga guys, ano, nabanggit nga niya dito na sa sobrang busy niya sa trabaho, sa pagpapayaman, nakalimutan niya na yung sarili niya. Kumbaga, may mga time na hindi siya nakakatulog ng straight 2 days. Biruin mo yon para lang makahanap ng business partner. So, wala namang masama guys, ano, na humangad tayo ng, syempre, kaginhawaan sa buhay. Para, kasi mas madali yung, kumbaga, marami kang pera eh. Kasi, kung anong gusto mo, is mabibili mo, di ba? Pero wag naman yung tipong nakalimutan or kakalimutan mo yung sarili mo. So, dapat nandun pa rin yung alagaan mo yung sarili mo. Kasi syempre, lahat ng yan is mababaliwala eh. Mababaliwala yan if kagaya niyan. Dahil sa sobrang pagbabaya mo sa sarili mo, nagkasakit ka. So, lahat ng mga naipundar mo, kagaya ng nabanggit niya, lahat ng naipundar mo, nakapundar nga siya, marami, di ba? Marami siya naipundar, nakabili siya ng mga ari-arian, marami siyang pera, pero lahat ng yun is nawala din dahil, yun, nagastos lahat dahil sa pagkasakit niya. At hindi ito basta-basta yung sakit niya, no? Dahil cancer. So, yun nga, nung nakarang araw lang is, hindi niya na kinaya, binawian din siya ng buhay. Bata pa siya, no? At maganda, hindi man lang siya nakapag-asawa bago siya pumanaw. Napaka saklap na nangyari. Sana maging lesson din sa atin to, ano, na okay lang na mangarap tayo dahil masarap nga naman talaga mabuhay nang magawala kang alalahanin ba. Kumbaga, kung anong gusto mo is makukuha mo dahil marami kang reserba. Pero wag naman yung tipong napabayaan mo na nga yung sarili mo at dahil sisingilin at sisingaling ka rin sa pagdating ng panahon.